ang tawag sa writing, na which is yung nagsulat, is tigil ang kanyang kamay with the assistance or with the aid of assistance yung nangyari habang nagsusulat siya. Anong tawag sa writing? Ngayon, iwan muna, di ba mag- So yan, dito tayo sa ating random projects at syempre, magtatanong ba din tayo ng ating mga future criminologists related sa criminology, yung topics natin. At may makukuha silang kunting prize, but the essence of the video is at least nakatulong tayo sa ating mga followers. Pero bago dyan, magkilala mo tayo yung mga. Ako nga pala si RJB Watson. Ako nga pala si Dario B. Canio Jr. Okay, so yun, kasama natin yung mga vloggers din ng ating City War TV. No, kung napapansin nyo sila, sila din yung nagbibigay sa atin ng saya. Okay, so syempre, yung unang katanungan natin mga tol, so punta tayo sa parts of hair. No? Sa ating parts of hair, pag sinabi natin na it is the parts of hair or it is the in or the distal in or the distal point of uncut hair, that is called hair tip. Yung dulo ng ating buhok, tawag doon hair tip. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano naman yung tawag or part sa hair which is touches or embedded on the skin? Ano tawag natin ito? Ikaw muna ito. Hair root. That is correct. So, tandaan natin. That is correct. That is called hair root. No? Tandaan lang natin yung ating parts of hair. Meron tayong tatlo. Hair tip, hair shaft, at hair root. Yung hair tip natin, yun yung distal end of uncut hair. Ibig sabihin yung sa dulo. Tapos, yung ating namang hair root, yung touches or embedded on the skin. At syempre, yung ating naman pong hair shaft, yun naman yung above the hair root pero below the hair tip. So now, meron kayong ano to, 20,000. So ang tanong natin is ganito. Okay, so punta naman tayo sa writing. No? Pag sinabi kasi natin cursive writing mga tol, ibig sabihin nun, connected letters in writing. Ibig sabihin, magkadikit yung kanyang pagsusulat. Okay, yung pagsusulat niya, magkadikit yung mga letra, cursive writing. From the word itself, C, cursive, C, connected letters. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano naman ang tawag sa writing na which is yung nagsulat, is tigil ang kanyang kamay with the assistance or with the aid of assistance yung nangyari habang nagsusulat siya. Anong tawag sa writing? Ngayon, iwan na muna, tigil mo doon. Writing, sir. Ito yun, that is correct. Tandaan natin sa ating pong writing, kapag cursive, connected letters in writing yun. Sa, from the first letter, letter C, connected, so cursive yun. Pero pag sinabi kasi natin guided writing, ito yung pagkakataon na yung nagsulat, yung kamay niya is steady. With the aid or with the assistance lamang, kaya siya nakapagsusulat. That's called guided. Ito, so dahil dito, meron kayo pag-stack lang din yan. Ayan, so syempre, thank you so much yung compression talaga. Syempre, shoutout tayo sa ating booking videographer. Walang iba kundi si Bye Bye James. And syempre, shoutout si BRC Tumagete. Shoutout na ito, baka mo shoutout. Shoutout sa mga pamilya niya sa Skio. Shoutout ko sa pamilya sa Skio. Shoutout sa mga kayo. Thank you.